Ngayon ulit mga guys, mga kaibigan at mga subscriber dito sa ating Newbie on the Block channel. So today, meron na naman po tayong order from Agusan. It's coming from Mr. Francis Perez ng Agusan del Sur sa Mindanao. So ngayon, isang D4 molder yung kanyang order. At of course, may isa pa tayong order dito na itetest natin ngayon. So likewise guys, gusto ko pa rin kayong encourage sa simpleng negosyo ng hollow blocks making na ginagawa ko, dahil napakasimple man nito, kahit pa paano ay makakatulong din kung kung inyong ipo-focus. So may mga i-share din ako later na mga projects na ginagawa ko para at least lalo kayong ma-encourage at magkaroon ng idea kung ano ba yung pwede natin gawin sa ating hollow blocks making. But for now, hayaan nyo muna akong itest itong ating molder, dahil may sakit yung ating kasama, kaya ako na lang yung magtetest. Anyway, alam ko rin namang gumawa ng hollow blocks na of course paunti-unti lang, hindi kasing lakas ng mga talagang batido na. So panoorin po natin yung ating testing. So, test na natin. So, tingnan natin. So right now, meron tayong small project. Pagbaba ako, itataas natin to, papalitan to natin ng hollow blocks na asintada hanggang dito. So ayan ang ginagawa natin ngayon, aside dun sa pag-hollow blocks na. So may repair tayo. So yun po yung isa sa diskarte kung paano tayo kikita sa ating hollow blocks making business. So ayan natin, tataas na natin ng konting bakod. So ayan, so katatapos din natin dun sa ating puso negro na ginawa. Ito, didiretso natin yung bakod hanggang dun. So yun yung mga simpleng project kung paano kayo kikita sa inyong hollow blocks making business. Kaya dun yung katatapos na puso negro. So ayan, ginawa din natin yan. Maraming diskarte para kumita. So yun yung gusto kong i-share sa inyo. Sana mainganyo rin kayo na gawin yung hollow blocks making business.
general guys, concerning about sa pagkuha naman ng mga small projects tulad ng simpleng pagbabakod, bakod repair, puso negro, o perimeter fencing, ano lang naman yan eh. Ang kailangan nyo is kumbaga yung courage lang, yung lakas ng loob para kumuha ng mga project na to. So of course, simpleng research kung tamang sa tamang pagpapasweldo, pag-estimate, yun lang naman po ang kailangan nyo. Not actually na ikaw mismo ang gagawa. Sa case ko lang kasi medyo may background talaga kami sa paggawa ng mga ganun. Kaya mas easier sa amin. Pero pareho lang po yun. Simple lang yan eh. Maghanap ka ng tamang tao na paggagawin mo, tama yung estimates mo, magbigay ka lang ng konting markup mo, then sigurado ako nakikita ka at kikilos yung mga hollow blocks mo na iyong inipon para sa project na gagawin mo at saka sa mga pambenta. So, napakaraming pwedeng gawin. Lakas lamang po ng loob at tamang focus at positive thinking. Hindi po ito napakahirap na nagawin. Kaya ayun po, lagi ko kayong ini-encourage na sana pag-isipan ninyo. At nandito lang naman din po yung mga tutorials ko, mga video ko na makakatulong sa inyo para po matutunan yung gawin tong business na to. So, ayun po, I hope may tututunan po kayo ngayong araw. Looking forward na makagawa pa tayo ng mga, ang tawag dito, encouraging videos for you guys. So, maraming pong salamat sa pag-support ninyo sa ating New Beyond the Block channel. So, thank you very much. Ingat po kayo lagi. God bless po.